Ayos tong 2-man game isolation ng Nuggets. Basically, parang pangontra yan sa malazone defense na tactics ng Miami Heat. May 2-man game nga ang dalawang stars ng Nuggets sa kanan habang nasa kaliwa naman at tila may bad spacing dito sa tatlong to. Naging pangontra nga yan dahil itong mga help defenders na hindi involved doon sa pick and roll defense ng Miami ay mahihirapang tumulong, halimbawa itong si Caleb Martin. Kung pipiliin niyang pumunta dyan kina Murray, may iiwanan naman niya sa MPJ na may maayos sa shooting from the outside. Sinadya rin siguro ng Nuggets na doon mismo sa pinakakanan talaga umatake si Murray para masigurong walang help defense mula sa kaliwa ang lalapit. Now, mayroon ng advantage si Murray kontra kay Bam at dito nga bahagya ay iniwan pa ng Heat itong si Jokic. Pwedeng-pwede bigyan ng emergency pass ni Murray yan kung gugustuhin niya, sabay makakapag-operate pa si Jokic ng maayos dito mula sa mid-post, though hindi na kailangan. Makikita mo talagang well-scouted ng Nuggets itong Heat. Dito ay tila mag-Iverson cut si Murray at mukhang gamit ang screen ni Jokic ay aangat siya para kunin ang bola. Pero dinedenay na siya ni Vincent dyan. And dahil andito si Jokic sa kanto at tinatao rin siya ni Bam, wala nang rim protector ang Heat. And nabaktoran pa ni Murray itong si Vincent. Kita natin na mag-help sana itong si Martin pero mahihirapan siya dyan dahil malilibre nga naman din talaga ulit si MPJ. Inalis nila si Bam sa painted area pero hindi katulad sa Boston series, mas hirap si Bam ngayon dahil ang playmaker nga ng kalaban ay yung mismong tinatao niya. Hindi rin katulad ng Celtics na yung mga perimeter players nila ay pinipilit umatake kahit masikip or pinipilit tumira ng mga contested shots, ang Nuggets naman ay pasensyoso sa kanilang atake. Kung aatake si Murray dito, sa kaliwa man o sa kanan ay may sasalubong sa kanya na isa pang defender. So ang penetration ay pretty much nakakancel talaga lalo na kapag ang bola ay nasa ibabaw. Mabuti na lang para sa Nuggets at hindi nila kailangang magpenetrate. In fact, mga idol, according dito sa NBA stats, dead last po ang Denver Nuggets sa drive ngayong playoffs at nag-average lamang ng 34 drives per game. Sa game 1, mas binabaan pa nila yan at nagkaroon lamang ng 27 drives. Dahil na rin yan syempre doon sa depensa ng Heat na yun nga, dinidiscourage kang mag-drive. Pero pinakita nga po ng stats na kung paano mag-operate ang Nuggets sa opensa ay kontrapelo talaga sa kung paano naman dumedepensa ang Heat. At magandang example yan dito na narecognize nila ang mismatch at inatake kagad si Vincent sa poste. Nothing fancy. Wala na namang drive dito mga idol at horns action lang. Makikita natin si Gordon na nagbibigay ng back screen dyan para makapag-cut na naman si Murray. Now, kita naman ni Martin to na nag-cut nga si Murray. Ayun o, nilapitan pa nga. So si Jokic bilang isang matalinong player, tumingin na muna doon sa kaliwa para mapamukha niyang ipapasa niya kay MPJ yung bola. Di napakomit back tuloy si Martin doon at libre na si Murray. Ang galing ni Jokic doon. Hindi rin necessarily binabasag ng Nuggets talaga ang ginagawang depensa na ito ng Miami. Bagkos ay tinatanggap lang talaga nila to. Kita natin yung elemento nga nung hindi pag-penetrate nila. Nagtutulong-tulong ang Heat na hindi sila makapasok kaya in-swing na lang nila ang bola hanggang makarating sa loob ng 3-point arc. At ayun, nakakuha pa ng quality look. Wala na namang nag-penetrate doon. Again, walang nag-drive. Kung tatanggapin lang ng Heat itong 1-on-1 sa poste kontra kay Jokic, abay mahihirapan talaga sila. Lamang na lamang sa Jokic na bigat at height kontra kay Jimmy . So syempre, may lalapit na help defense. And kung may taong dinodouble team, malamang may nalilibre. Dito sa 4th quarter, medyo nahabol nga ng Heat itong Nuggets pero nakakasugot pa rin naman ang Denver. And dito, maganda na naman ang kanilang execution. Mukhang nag-zone na talaga ang Heat dyan dahil itong si Vincent ang tumatapat ngayon kay Jokic, though inaalalayan siya ni Highsmith. Kaya kita talaga natin mga idol yung pag-alalay ng Miami sa on-ball defender. Mahihirapan talagang pumasok sa loob ang opensa sa pamamagitan ng drive. Kaya nagsagawa na lang ng double stagger screen itong sina KCP at Jokic para kay Murray. Pero kita natin na hindi naman nag-penetrate si Murray at ginamit lang to para maibigay kay Jokic ang bola sa gitna. And mula rito ay wala na. Lito na ang Heat sa depensa.
Nga pala mga idol, ang video na ito ay sponsored ng 1xBet, ang isa sa mga trusted betting sites dito sa Pinas at sa ibang bansa. Kung gusto nyo pong mag-register ay i-click nyo lang ang link sa ating pinned comment sa baba at ganun din sa ating description box. Type nyo rin ang ating promo code na JonasPB at maaari kang makakuha ng up to 7,000 pesos na bonus points sa inyong unang deposit. Maaari kang mag-bet sa mga sporting events like NBA, UFC Wimbledon at marami pa pong ibang sports. Siguraduhin nyo lang syempre na magiging responsable kayo sa inyong pag-bet. Kontrapelo talaga ang pag-operate itong Nuggets sa kung paano naman dumedepensa ang Heat mga idol. Kulang sa length ang Heat kaya kinocompensate na lang nila to sa kanilang sipag pati na rin doon sa zone na ginagawa nga nila. Pero alam naman ang Nuggets kung paano yan basagin at pwede nalang puntahan every time ang kanilang superstar big man na si Jokic. And hindi kailangan mag-penetrate ni Jokic dahil post operator naman siya. Hirap talaga ang Miami na i-cover yan lalo na at ang galing din po nito ni Jokic na mag-playmake. Ano po ang masasabi niya sa video natin ngayon? Ilagay niyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section down below. Kung nagustuhan niyo po ang ating video ay pipindot na lang idol ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel at ako nga pala si Jonas PB and as always, hanggang sa muli.